Sa ikalawang pagkakataon, mga tol, hindi po dumalo. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatawag na isinagawa nito pong Quezon City Prosecutor's Office. Ito po ay kaugnay sa reklamo ng kongresista na si Franz Castro mula po sa Alliance of Concerned Teachers na miyembro po ng Makabayan Bloc. Ito po ay noong October 11 at November 16, si Rodrigo Duterte ay nagbanta po sa buhay nito pong si Franz Castro. Kaya nagresulta po ito sa reklamo, subalit nung unang pagpapatawag, kung hindi ako nagkakamali sa petsa, December 4, hindi po dumalo ito pong si Rodrigo Duterte, kaya muli pong ipinatawag ngayong araw po na ito, ngunit hindi na naman po dumalo ito pong si Rodrigo Duterte. Ano naman kaya ang kadahilanan ni Rodrigo Duterte o ng kampo niya bakit hindi po siya dumalo sa kasalukuyan? Kasi nung December 4, ang sinasabi po ng kanyang mga abogado, eh hindi daw po nila na-receive yung subpoena mula po sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaya nag-send na lamang ng dalawang abogado mula po sa office nito pong si dating Executive Secretary Salvador Medaldea. Ito pong si Rodrigo Duterte at siya po ang humarap at kumuha ng subpoena mula po dyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Basahin po natin ang balita mula po sa ABS-CBN News Online. Nakalagay po dito, Duterte skips grave threats probe for a second time. Posted at December 15, 2023, 4:53 in the afternoon and updated as of December 15, 2023, 6:38 in the evening. Basahin po natin ito, mga tol. Sabi po dito, Manila, updated na po ito, ha. Former President Rodrigo Duterte on Friday skipped yet again a probe into the grave threats complaint filed by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro before the Quezon City Prosecutor's Office. To be more specific, ang kasong kinakaharap po o reklamong kinakaharap po nitong si Rodrigo Duterte diyan po sa Prosecutor's Office ay ang di umano'y paglabag sa Article 282 ng ating Revised Penal Code or Grave Threat at in relation po ito sa Republic Act 10175 Section 6 kung saan sinasabi po sa mga batas na yan ang sinumang nagbabanta sa buhay ng ibang tao o kung anumang mga iba pang mga kaparaanan ng pagbabanta ay maaaring parusahan ng pagkakakulong. At ang pagkakakulong po na ito ay maaari pong tumaas ng isang degree kapag ka ito po ay ginawa sa pamamagitan po ng Information and Communication Technology. Para mabigyan po kayo ng idea, halimbawa, ang pagkakakulong ay arresto mayor. Ito po ay may kaparusahan ng 31 araw hanggang 6 na buwan. Degree po ang pinag-uusapan natin dyan. Ngunit kapag ka ginawa mo po ang pagbabanta at ito po ay using Information and Communication Technology, katulad po ng Facebook at iba pa, using internet to be more in general, ay 1 degree higher. Mula po sa pagiging aresto mayor, I am not saying na ito po ang parusa na maaaring impose dito po kay Duterte. Binibigyan ko lamang po kayo ng halimbawa para maunawaan nyo po kung ano po yung pinag-uusapan natin. Mula po sa aresto mayor, magiging prison correctional po ito. O kaya naman mula sa prison correctional, magiging prison mayor. Degree po yon, yung pagitan po ng mga term na binabanggit po natin. Ang prison correctional ay pagkakakulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon, samantala ang prison mayor ay pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. Korte ang mag-i-impose siyempre ng parusa base po sa mga prevailing modifying factors na tinatawag. Ano? Meron kasing mga consideration sa pag-i-impose po ng parusa in the event na dumating po ito sa korte. Pero dalawa lang ang tutunguhan yan. Either ma-acquit ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte o madidismiss ang kaso niya o siya po ay mahatulan ng guilty pagka ito po ay umabot sa korte. Basta ngayon, ang tinitingnan po ng prosecutor ay probable cause pa lamang. O, tuloy po natin. Ang binabasa po natin balita. Sabi po dito, Castro told reporters that Duterte's lawyers submitted his counter-affidavit, which he subscribed before a prosecutor in Davao City on December 11. O valid naman pala yung kadahilanan nito pong si Rodrigo Duterte. O kaya so far wala pa tayong nakikita na hindi tama.
At yung kanyang hindi pag-appear, makatwiran po yan kung rules po ang pinag-uusapan. Pero alam nyo, kasi lagi pong bukang bibig nitong si Rodrigo Duterte, na siya po ay matapang, di ba? Na siya po ay handang harapin lahat ng kasong ibabato sa kanya, basta hukuman sa Pilipinas ang lilitis sa kanya. Pero dito pa lamang sa prosecutor's office, mukhang hindi na siya nagpapakita. Yan ba ang matapang? Anyway, tuloy tayo. Sabi po dito, hindi naman dumating si dating Pangulong Duterte. Meron silang ibinigay na manifestation. Narinig ko lang dahil malayo daw yung lugar. Ayon po dito kay Franz Castro. Tuloy po natin. Ay, kung meron yatang video ah. Oh, tingnan nga natin kung magpe-play po ito. Yan. Pakinggan po natin. Dating Presidente Duterte, kasama yung kanila. Ay, dala-dala yung counter affidavit na sinubscribe daw sa, dun sa fiscal sa Davao City. So, yun yung dala-dala. So, hindi na naman dumating si Pangulong, dating Pangulong Duterte. May explanation ba, ma'am, kung bakit wala siya? Meron silang binigay na manifestation. Narinig ko lang ano medyo dahil malayo daw. Malayo daw ang dahilan, ano? Pero alam nyo, to be fair naman, kasi kung sumusunod ka naman sa rules, katulad ng ginawa nitong si Rodrigo Duterte, eh wala pa pong problema dyan. Isa rin po kasi talaga sa napakahirap na sitwasyon, ang layo kapag ikaw po ay nakasungan. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, tayo pong mga gumagamit po ng internet, mag-ingat po tayo sa pagsasalita. Siguraduhin po natin na ang karapatan po ng iba, hindi po natin masasaklawan. Kasi pag tayo po ay nakasuhan, usually, kung saan po nakatira ang complainant, doon po tayo irereklamo. Kung ano pong lugar, halimbawa, taga Davao, sinampahan ka ng kaso, eh di sa Davao City Prosecutor's Office ka, sasampahan ng kaso, kahit nandito ako sa Manila, ganun kalaki ang magiging problema mo. At ganun ang nangyayari ngayon dito kay Rodrigo Duterte. Nakatira si Franz Castro sa Quezon City, kaya sinampahan po siya ng kaso sa Quezon City Prosecutor's Office. Tuloy po natin ang sinasabi po dito nitong si Franz Castro. So, yun yung natanggap na namin yung counter affidavit. It's up for the fiscal na for the resolution of the... So, di pa, wala pa. May time ba for resolution of the baka sa January daw, sabi ng fiscal, January daw, wala na pa siya. Yung kanya yung resolution. Alam nyo, although sinasabi po ito ng prosecutor, eh lahat ng legal na remedy gagamitin po dyan ng Rodrigo Cam. Kaya ine-expect po natin dito, tatagal po ito ng ilang buwan. Katulad po nung nangyari kay Gerald Bantag. Diba si Gerald Bantag sinampahan po ng kaso sa prosecutor's office. Tumagal po ito ng ilang buwan, almost 3 months yata or 4 months, bago po nabigyan ng kaukulang hakbangin o kaukulang resolusyon ng prosecutor yung reklamo laban po sa kanya. Kaya dito, ine-expect natin, although sinasabi ngayon nitong si Franz Castro na by January, ako basically di ako naniniwala na by January lalabas ng resolution ng prosecution. Ihanda natin ang ating mga sarili na at least February. Pero somehow, sa tingin natin, baka mga Marso pa po yan lalabas ng resolusyon ng prosecution. Kasi meron due process na dapat ipagkaloob dito po kay Rodrigo Duterte. Hindi po natin dapat kalimutan yan. Lahat po ng Pilipino, lahat po ng individual, protected po tayo ng ating constitution, particular the right to due process. Ano, saka syempre, yung equal protections of the law. Tuloy po natin ang pakikinig. Wala kang definite date po kayo. Are you confident, ma'am, that this will lead to a case in court? Well, ako ay, ako ay nagtitiwala sa aming counsel doon sa merit na case na pinail natin, nagtitiwala ko na makukuha natin. Siyempre, pinan lang naman yan eh. Kapag ka ikaw ang nagre-reklamo, siyempre dapat magtiwala ka na makakamit mo ang justisya. Kaya para sa'yo, aabot po iyan sa korte. Pero sa paniniwala ng mga Rodrigo Duterte supporters, trump up charges lamang daw po ito, gawa-gawa lamang. At ito daw po ay pangigipit sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basahin po natin ang teksto dito po sa tweet na ito sa X mula po kay Mike Navallo. Sabi po dito,
Ex-President Rodrigo Duterte again skips probe on grave threats complaint filed by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Castro said Duterte's lawyer submitted his counter-affidavit, which he subscribed before a prosecutor in Davao City yesterday. The reason, malayo daw. In his counter-affidavit, Duterte's denied making any declaration of his purpose or intention to inflict injury on Castro, saying that he was merely recounting his conversation with daughter VP Sara Duterte in his first statement, while his second statement was only an opinion. O, tingnan po natin yung mismong nilalaman nito pong counter-affidavit ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. We are hoping na maging malinaw sana. O, yan po ah. Babasahin lamang po natin kung ano po yung nakikita po natin dito sa ating screen. Sa 15 paragraph ng counter-affidavit po nitong si Rodrigo Duterte, nakalagay po ang mga sumusunod. Sabi po dito, in English, going by said premise and taking into account the context in which my statements were uttered, the same can hardly be considered as a declaration of my purpose or intention to harm complainant Castro. Sa madaling salita, sinasabi po nito pong si Rodrigo Duterte na wala po siyang intensyon na saktan o kung anuman ito pong si Franz Castro. Number 16, bear in mind that in the first subject episode, I was merely recounting the conversation I had with my daughter, Sara Z. Duterte, anent the proposed confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. O, kinukwento niya lamang daw po yung kanilang napag-usapan ng kanyang anak na si Sara Duterte. It was a narration of our private dialogue and my recollection of the advice that I gave in Dai Sara concerning said issue as evidence by the phrases, sabi ko sa kanya, prangkahan mo na yan. Sabi ko kay Inday, and sabihin mo na sa kanya, the alleged threatening statements were not even addressed to complainant Castro or to any individual as I was simply reciting the story of my talk with Inday Sara to the program viewers. Number 17, meanwhile, the remarks I uttered during the second subject episode cannot also be reasonably interpreted as a communicated intent to inflict physical or other harm on complainant Castro's person. Notably, absent in the phrase, yung komunista patayin, kasali ka, dapat, is any word signifying my personal determination, inclination, or capability. Neither was the phrase coach in a language that shows future intention. If anything, the same is a mere statement of an opinion rather of an aim, purpose, or objective as a claim by complainant Castro. Pinapabulaanan ni Rodrigo Duterte na meron po siyang masamang intention particular kay Franz Castro. In fact, sinasabi niya rito na wala daw po siyang pinangalanan at sinasabi niya na hindi totoo ang sinasabi po ni Franz Castro. Okay, number 18. Given the foregoing said utterances cannot be considered as a declaration of my own purpose or intention to inflict injury upon complainant Castro, thereby negating the alleged threat and proving the absence of the elements of said offense. And number 19, even supposing, albeit illusory, that the subject statements qualify as threats, the same is still insufficient to indict me for said crime, as the requirement of mens rea is likewise absent. O, medyo technical na ito mga tol. Pero ang ibig sabihin ng mens rea, guilty mind. Sinasabi po nitong si Rodrigo Duterte na wala po siyang intention to inflict any harm dito po kay Franz Castro. Thereby, para sa kanya, wala po siyang guilty mind or yung tinatawag na mens rea. O, tuloy po tayo. Sabi pa po dito sa number 22, complainant Castro similarly cites the foregoing authority to support the claim that I intended for her to be threatened by the subject statements. It is apparent, however,
that she arrived at such conclusion, though a misappropriation of the facts and a misapplication of the legal principles, since a review of the circumstances under which the purported threatening statements were uttered already disproves the required intent to hold me not liable, to hold me liable for said offense. O medyo technical na kasi ito mga tol, pero papaliwanagan ko lang sa inyo ng mas para maunawaan po ninyo. Ang grave threat, ito po ay felony kung tawagin sa revised penal code. Ang felony, sa madaling salita, krimen po ito na nagawa mo dahil nakasulat po ito sa revised penal code. Dalawang uri po ito. Merong tinatawag na dolo at saka kulpa. Ang dolo, ito po yung krimen na nakasulat sa revised penal code na nagawa mo dahil meron ka pong masamang intention. There is an intent. Pero doon po sa kulpa, kaya mo nagawa yung krimen kasi meron ka pong kapabayaan, negligence, lack of foresight, lack of skill, or yung tinatawag po na imprudence. Magkaiba po yung dalawa. Sa dolo, sinadya mo sa madaling salita. Sa kulpa, hindi mo sinasadya, aksidente. O kaya wala kang kakayahan, kaya mo nagawa yung particular na krimen. Yun po. Dito sa ini-issue nitong si Rodrigo Duterte, sinasabi niya na lacking ang intent. Wala daw po siya kasing masamang intention para po i-harm itong si Franz Castro. O kaya this is a legal battle na iintayin po natin kung ano ang magiging resolution ng ating prosecutor's office. Kasi kung ang pagbabatayan po natin, syempre ang counter affidavit na ito nitong si Rodrigo Duterte, lalabas na siya po ang may katwiran. E paano naman yung affidavit of complaint nitong si Franz Castro na hindi naman po natin nabasa? O kaya wag na po natin basahin ito para wag po tayo magkaroon ng biases sa ating mga isipan. Hayaan po natin ang mag-interpret niyan ang ating prosecutor, at ang ultimate determination lang naman dyan ay kung meron pong probable cause. Kasi sa kasalukuyan, ito po ay tinatawag na preliminary investigation. The ultimate objective of preliminary investigation is to determine whether there is a sufficient ground to engender a well-founded belief, o sa sinasabi po na merong sapat na paniniwala na ang isang taong inireklamo ay meron pong nagawa talagang krimen base po sa mga ebidensya at testimonya. O tuloy po tayo, balik po tayo dito sa balita kasi masyado na pong technical yung mga sinasabi po dito nito pong si Rodrigo Duterte. O sabi po dito, in his counter affidavit, Duterte denied making any declaration of his purpose or intention to inflict injury on Castro. O napaliwanag na natin kanina ito. Yun nga po, hindi po inaamin ito pong si Rodrigo Duterte at pinabubulaanan niya na meron po siyang masamang intensyon na saktan ito pong si Franz Castro. Oh. At ano pa ba ang mga hindi natin dito na i-discuss na natin? Oh. Ito pa, sabi pa po dito, in that episode, Duterte shared his advice to his daughter, Vice President Sara Duterte, on how to use her confidential and intelligence funds. Subukan nga po natin i-play itong isang balita rito. A summons for ex-Philippine President Rodrigo Duterte. The Quezon City Prosecutor's Office wants him to face a preliminary investigation into his alleged death threat against law. Preliminary investigation pa rin ang tinutukoy. Tuloy po tayo sa pagbabasa ng balita. Sabi pa po dito, pero ang una mong target dyan, sa intelligence mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. At makikita po natin ang mga katagang ito na sinabi po ni Rodrigo Duterte na hindi niya po sinabi dito po sa kanyang counter affidavit. Kasi wala po siyang tinutukoy dito sa kanyang counter affidavit dito sa mga talagang tinuran niya sa kanyang programa. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo kanina, dapat mabasa din natin yung complaint affidavit ni Franz Castro para pagbanggain sana natin ang kanilang mga pahayag. Pahayag ni Franz Castro laban sa pahayag nito pong si Rodrigo Duterte and vice versa. Sabi pa po dito sa balita, while the statement only mentioned Franz, Castro said the former president's remarks were made in reaction to her scrutiny of the confidential funds of the vice president that led to the realignment of 650 million pesos worth of confidential
and intelligence funds in the 2024 budget. At totoo po ito. Kaya nga po umuwi ng Davao si Vice President Sara Duterte para humingi po ng payo sa kanyang ama kasi talagang nalalagay po sa kontrobersiya ang kanyang pangalan dahil po doon sa 125 million pesos confidential funds na nagasta lamang sa loob po ng 11 araw noong December 2022. At kaugnay po niyan, hanggang sa ngayon, hindi pa po sumasagot ang Office of the Vice President sa patawag po ng Korte Suprema para po sila ay magpaliwanag. Kaya titingnan po natin sa mga susunod na araw kung ano ang mangyayari sa kaso naman na yan na kinakaharap po ng Office of the Vice President sa Korte Suprema sa petisyon po ng mga pribadong individual na kumi-question partikular sa constitutionality on the transfer of funds from the Office of the President to the Vice President. Medyo nakalulungkot lamang kasi pati ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na nagtatrabaho po ng maayos, nadadamay dahil po dito sa confidential funds na ito ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Sabi pa po dito, Castro filed a supplement complaint affidavit. Ito na po yung November 16, ha? Alleging that Duterte again threatened her life on his TV program, Gikan sa Masa para sa Masa, which aired on SMNI on November 16. Sabi po ni Duterte, I quote, do not think, France, na you have already, na may armor ka na dahil congresswoman ka. Member ka ng Congress na hindi ka na, na you are no longer, na hindi ka na vulnerable sa galit ng karami na matay dyan na, pati police dahil sa inyo. O dito, direkta na pong pinangalanan nito pong si Rodrigo Duterte, ito pong si Franz Castro. At talagang may basis para sa pananaw ko ng mga kampo ni Franz Castro o ni Franz Castro mismo na siya po ay pinagbabantaan na dito nitong si Rodrigo Duterte. Tuloy po natin. Sabi pa po dito ni Rodrigo Duterte noong November 16, kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko, yung komunista, dapat patayin. Kasali ka. Dapat. Mapahayag po iyan nitong si Rodrigo Duterte. Kaya nag-file ngayon ng supplement counter affidavit si Franz Castro para ayon po sa kanilang abogado, paigtingin pa po nila, palakasin ang claim po nila o reklamo po nila laban dito kay Rodrigo Duterte. According to Castro, Duterte's remarks threatened to inflict a wrong amounting to a crime upon her person and honor, uttering threats of murdering or death of complainant. As expected, sabi po ng kanyang abogado na si Attorney Tony Labiña, sinabi lang niya na wala naman daw siyang intent to threaten kasi daw kinukwento lang naman niya yung advice niya kay Vice President Sara about ROTC, confidential funds. So yung therefore, wala naman siyang actually threat kay Congressman Franz. We of course made it very clear that that's not the case. So we'll see. O, yan naman po ang pahayag ng kampo ni Franz Castro. Kaya dito makikita po natin na talagang medyo mahaba-haba po itong laban dyan po sa prosecutor's office. Kasi the essence now is kung sino ang nagsasabi ng katotohanan nang naaayon po sa batas. Tandaan po natin, hindi porket sinabi ni Rodrigo Duterte nor ni Franz Castro, isa na sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. Pero bilang observer sa issue na ito, makikita naman po natin ang mga video o pahayag nitong si Rodrigo Duterte. At kayo na po, sa inyong pananaw, ang humusga kung si Rodrigo Duterte ba ay nararapat maparusahan sa kanyang mga sinambit o hindi dapat maparusahan, hindi dapat masampahan ng kaso dahil wala naman po siyang kasalanan. It's up to you mga tol. Sa inyo ko na po iiwan ang paghusga dito po sa nire-reaksyonan po natin balita. Pero sa ating pananaw, let's wait and see kung ano ang mangyayari sa prosecutor's office dyan po sa Quezon City after na matapos po ang preliminary investigation. Minuulit lang po natin. Ang preliminary investigation po, ang purpose po niyan is to determine probable cause for eventual filing sa korte. Kapag ka merong probable cause, mapapail sa korte. Kapag ka wala, madidismiss po ito. Tingnan po natin kung ano po ang nilalaman ng video na ito. Ayan. Mukhang marami talaga sila. Marami. Maraming marami ang mga Duterte supporters. Tapos meron pang
Ang dami nila, mga tol. Mga nasa 100. Kasi sabi nila, abot daw po sila ng 1,000,000. Kung hindi man 1,000,000, libo-libo. Napakarami nila. Napakaraming vlogger. Tapos mayroon pang isang vlogger dito na nagmamagaling, nagpa-interview dito kay SMNI. Kaya si SMNI, mukhang sala na naman. Sa bagay, live naman yon. Pero sana, pagdating ng re-uploaded video nila, i-edit na nila yon. Kasi yung isang vlogger, yung umakyat dito sa ating programa na ang tapang-tapang, akala mo napakatalino, yung Travelers ba yung Brothers Traveler, in-interview sa SMNI. At ano ang sinabi ng Brothers Traveler, tinawag niya raw na puting si Pangulong Bongbong Marcos. O, talakayin po natin yan probably mamaya o kaya bukas ng umaga. Pero sa ngayon, bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood, 662 mula po sa Facebook at saka sa YouTube.